kumilos na. Dahil alam ng Diyos na ang mga taga-KUJF ay patuloy niyang kinakayaman. At ang gusto ng Panginoon ay patuloy na yumaman ang mga taga-KUJF. Kaya ang gusto ng Lord, ang bawat isa ay maging kabahagi sa pagtatayo o pagtataguyod ng isang mas maganda bahay panambahan. At tayo nga po ay nakarating sa building ng Ansols. At doon po ay tayo ay namumupahan at doon po tayong nagbabayad. Amen? At alam niyo po na ang mga kapatid na ito ay sila ay tapat na nagbibigay, hindi lamang ng ikapot handog nila. Kundi pati yung kanilang ipinangako sa Panginoon na tutukon sila at magiging kabahagi sa pagbabayad ng church natin, talagang tumutugon po sila. Talagang tapat sila nagbibigay. Kung paano nabasa natin ang hagay na ito, ang sabi dito, meron tayong mga pagkain ngunit hindi nakakabusog. Sila po, may mga pagkain sila. Amen? Na noong unang panahon ay hindi nakakabusog. Pero ngayon nagbibigay sila sa Panginoon. Napakasarap ang pakiramdam na isa ka sa bahagi na natutugunan yung pangangailangan na iyon ng iglesia. Ang Lord po ay tunay na kumikilos at gumagalaw. Kaya gusto po natin na ang lahat ay maging kabahagi. Hindi lamang yung mga nauna na nagbibigay, kundi ang lahat ng narito ay maging kabahagi para sa church rental na ibinabayad natin buwan-buwan. Amen? Tayo po ay nagbabayad sa ating church na humigit-kumulang ay nasa 40,000 naman. Amen? At kung ikaw ay magiging kabahagi sa bagay na ito, ang Panginoon ay may ipinangako sa Mateo 6:33. Kung uunahin mo ang aking kaharian, amen? At ang aking katuwiran, idaragdag ko sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Ganun po kaputi ang Diyos kapag inuna natin ang pangangailangan ng iglesia. At higit sa lahat ng pangangailangan ito ng iglesia, ang pagbabayad ng buwan-buwan na humigit-kumulang 40,000. At kung tutugon tayo, kukunanin natin ang ating Panginoon sa mga bagay na katulad nito, bukod sa ating mga ibinibigay na tithes and offerings, ay nagbibigay pa tayo ng ating church rental pledges. Higit po tayong pagpapalain ng Panginoon. Higit po niya tayong bibigyan ng mga pagkain na kapupusok, mga inumin na nakapanid ng uhaw, mga damit na nakakainit sa panahon ng taglamig. At dito po kasi sabi doon sa huling verse o doon sa verse 6, yung huling bahagi ng verse 6, sabi ko ito, kumikita na ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya.